Hey, what's up, AROC Nation? So, welcome back to my channel. This is AROC 2.0. Ayan, so bagong channel guys, bagong panimula sa ating journey dito sa ating YouTube, no? So, sa pagkakalaman ng lahat guys, no, nawala na po yung ating old channel na meron pong 42,000 subscribers. But for now guys, happy 492 subscribers sa inyong lahat guys. Maraming salamat guys sa suporta. At sa mga sumusuporta sa akin guys, sa mga loyal subscribers ng AROC guys, thank you so much guys. And next guys, ha, mag-shoutout ako. So you can comment down below guys para sa kung gusto magpa-shoutout, i-shoutout ko kayo guys sa ating next video. Okay, so ano ba yung pag-uusapan natin for today? Okay, so ngayon guys, kailan ko ba in-upload yung ating Storm Gain? So one day ago guys, ay nag-upload ako about Storm Gain, okay? So, maraming nakamiss niyan and yun nga, maraming din nagtatong sa akin, paano din po ba dito guys mag-withdraw, okay? Paano mag-withdraw dito, ano yung system nila, kung paano yung sistema, kung ano yung, kung paano nga mag-withdraw, no? So, ito guys, pwede kayong mag-withdraw gamit yung inyong direct wallet, Truecoins PH, Binance, basta po guys, mayroon siyang yung suggested coins or yung token, your currency, na i-withdraw natin guys, ay meron po sa inyong wallet, ha? So, yan. Punta tayo Storm Gain guys, no? So Storm Gain guys, all-in-one crypto app with zero commissions. To be honest guys, wala po akong deposit dito, no? So free user lang din po ako guys, gaya ninyo sa mga ating user dito na gumagamit ng Storm Gain. So kung mag-invest ka dito guys, lagi mong sinasabi, okay? Invest what you can afford to lose, and lagi nyo pong iisipin guys yung ating do your own research din, no? Kasi maganda kasi guys yung ating ginagawa, eh alam din natin, no? So pwede niyong basahin to yung ating nilalaman dito sa Storm Gain, ano yung company niya, ano yung 'di ba, yung layunin nila. So guys, importante yan, no? Importante yan sa isang company or sa isang investment, okay? So ako nga, as sabi ko kanina, hindi po ako nag-invest dito, so free user lang po ako and kumikita na po ako dito sa Storm Gain. Okay? So paano kumita doon? So panoorin niyo yung ating last video na Storm Gain. So full tutorial na po yan, guys. And kung may mga tanong ka pa dyan, eh magtanong ka sa comment section dito guys sa ating video na to, no? And yun nga, no? So yun, marami nagtatanong sa akin, paano ba mag-withdraw dito? Okay? So, to be honest din guys, talagang napakahirap din nito, okay? Napakahirap pag wala ka pong alam sa trading. Kaya sinasuggest ko sa inyo guys lagi, pag-aralan nyo po yung trading, okay? So ipapakita ko sa inyo guys yung aking last trading kagabi, okay? Almost, 3 AM na ako nakatulog dahil sa trading, okay? Nag-trade ako kahapon. So ipapakita ko lang sa inyo guys yung aking reports, no? Yung close trades ko kagabi, yung madaling araw na, no? Ayan, as you can see, always panalo, no? Ayan, no? So 26 July, saan ba yun? So ito yun, nag-start ako dito guys, no? Sa 2, okay? Sa BTC USD ako nag-trade, no? And as you can see guys, wala po akong pula. Okay, pag ibig sabihin ng pula guys, yun po yung talo nyo, yung loss. Okay, kita nyo yan guys, no? So ito nga guys, ay tsamba lang naman, no? Hindi pa ako expert sa pag-trade, no? To be disclaimer guys, disclaimer, no? Hindi po ako expert sa pag-trading, hindi po ako expert sa cryptocurrency. I just want to give you an idea lang guys na sa mga ganitong website ay pwede tayong kumita, no? And sa free user naman guys, and mapapatunayan ko sa inyo guys na pwede tayong kumita dito. Okay? So, sundan nyo lang to guys para hindi kayo mawala. And kung gusto nyo panoorin yung isa kong video, yung first video nito ng Storm Gain, eh panoorin nyo lang guys para mas may alam kayo na kung paano gawin itong ating Storm Gain. Okay? So, ayan, no? So, dahil dito guys, nakompleto ko na yung ating minimum sa ating withdrawal. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-withdraw dito. So, punta tayo sa wallet. Okay? So, as you can see, talo ako ngayon. Okay? May trading ako, may entry ako dito, pero pula siya. Okay? Ibig sabihin, natatalo ako, no? So, ito yung pinaka-wallet natin, guys, no? And, sabi ko nga lagi, no? Dapat, guys, pag mag-withdraw kayo, ay naka-convert po sa ibang coin. Okay? Bakit? Pag Tether USDT po yung inyong withdraw, matik yan, guys, $20 yung mawawala po sa inyo. Halimbawa, meron po kayo 100 USDT na profit. Pag nag-withdraw po kayo, matik yan, guys, is $80 na lang po yung mapupunta sa inyo. Bakit? Kasi nga po, ERC-20 po yung ginagamit nila, which is mahal. So, parang Globe at Smart lang po. So, ano yung pinakamahal na network? So, ayun yung pinakamalaking kaltas, no?
So dito, syempre ang ginagawa ko ay kino-convert ko yung aking Froppit through XRP or Ripple, no? So as you can see naman guys, meron ako ditong balance XRP. So yun po yung ginagawa ko. So paano po mag-convert? So dito, ang kailangan mo lang, halimbawa, andito din ang USDT mo, may balance ka na dito sa your own funds, which is ayun po yung nakuha natin sa pag-trading. Ang gagawin niyo po dun guys, ay i-convert niyo po. By clicking this, dalawang arrow na to, right side and left side, no? Itong dalawang magkasama na yan, i-click mo lang to, ito po yung ibig sabihin ng convert, okay? Pag ito naman pong isang line na to, ibig sabihin po niyan is withdrawal. Maliwana guys? So, mas better guys, i-convert niyo po muna sa coin na gusto nyo. Pero ang suggested ko guys is XRP, kasi po ang XRP, siya po yung pinaka merong mababang fee, gas fee. Okay, so lahat ng transaction dito guys, meron po siyang gas fee. Pero itong kagandahan dito, Storm Gain guys, pag nag-trade ka, wala pong bawas. Okay, so yun po yung kagandahan dito. Ayun, so ayan, i-withdraw na natin tong 238.541881 XRP. So magkano nga ba to sa Philippine peso? Ito yung makikita nyo guys, no? And as you can see, ito po yung price ng XRP ngayon. So 31.56. So dati, sabi ko nga sa inyo, ang cryptocurrency is napaka-volatile. Hindi natin alam kung kailan tataas at hindi natin alam kung kailan bababa, di ba? So ayan, dati kasi guys, umabot po yan ng 70 pesos. Pero ngayon, tinan nyo yung price niyan, bumaba po siya, di ba? So hindi natin alam guys kung tataas pa to or bababa. So dyan po kumikita ang mga traders natin at yung stockholders ng mga crypto. Okay? Gets nyo ako? So yun nga, no? Binigyan ko lang kayo ng idea kung magkano yung XRP ngayon. And as you can see guys, nadagdagan yan, bumababa. So ayun, i-convert natin yung ating kinita dito sa Storm Gain. So ito po, no? So 238.54. So punta tayo sa CoinGecko. CoinGecko to po guys, no, para makita niyo yung prices. And ito po yung katumbas ng aking kinita dito sa Storm Gain. Almost 4 months po siyang pinagtrabahuhan, okay? 4 months guys, okay? 4 months kasi nga po pakupit-kupit lang tayo ng trading. Hindi po yung malaki yung kaya natin kasi nga maliit lang talaga yung leverage na ginagawa ni Storm Gain. So pag free user ka, makakapag times 5 ka lang po guys. No, hindi ka na pwedeng mag-trade ng almost 300 times, 200x, 'di ba? Yung tinatawag nating leverage, no? So times 5 lang po talaga yung ina-allowed ngayon ni Storm Gain. Okay? So as you can see guys, yung aking kinita dito ay umabot ng 7,530 pesos. Okay? Ayun po yung aking XRP guys, which is ito po ay pinagpaguran ko ng almost 4 months, okay? 4 months ko po itong inipon guys and sobrang tagal, no? Pero, kung hindi mo naman to ginawa, di ba? Wala kang kita. Mas better na gawin mo kesa wala kang ginawa, di ba? Kung wala kang ginawa, wala kang kita. Pag may ginawa ka, may resulta kang makukuha. So, ganun lang po yun guys, no? So, logic, di ba? Logic ba? So, yun, no? So, kung nagagets nyo ako guys, you can comment your reaction guys dito sa ating video para mas maintindihan ko yung mga tanong nyo, yung mga concerns nyo, or kung ano pa yung mga gusto nyong itanong sa akin guys, pwede kayong mag-drop sa comment section, okay? So yun nga, ang gagawin natin guys ay i-withdraw po natin itong si 238 papunta po sa ating Binance account, no? So XRP natin, i-withdraw natin sa Binance account natin. Pero pwede naman guys, gamitin nyo yung coins.ph and another wallet guys, basta po meron po kayong XRP address, okay? So same lang din naman ang process guys, no? Ang gagawin lang po natin dito guys ay click po natin tong XRP na may balance tayo. So click natin guys and ikiklik po natin itong line na to. So parang minus, no? Minus sign. So i-click mo lang po ito guys, no? Dash. Click mo yan and then mag-withdraw na tayo. And dito guys, withdraw funds. So amount XRP. So ilalagay niyo po dito guys kung ilan yung i-withdraw ninyo. So i-paste po natin. Okay, yan. And dito guys, may minimum po ang pag-withdraw, no? So every coin dito guys ay meron po siyang minimum withdrawal. So sa minimum withdrawal po ng XRP ay 170 po yung kailangan nyong mapuno para po ma-withdraw ninyo. Kaya po tumagal ako ng 4 months. Okay, so hindi naman po kasi ako lagi nag-trade, no? And yung pag-trade ko ay times 5 lang, tapos ang nakukuha ko lang everyday siguro is mga 0.1, 0.2, 0.4. So, swerte ako kagabi kasi guys, sumabay ako sa BTC, yung pag-angat niya. Kung alam niyo yung nangyayari sa BTC ngayon, sa market ng BTC ngayon guys, siya po ay bullish ngayon, no? Bullish, which means
pataas po siya ng pataas yung price niya. Okay? So, kung nag-gets nyo ako, so, ito naman yung payment method, guys. So, Ripple, hindi ko nababaguhin yan. Pero kung iba yung currency ninyo, guys, eh, pwede nyong palitan yan. Pero payment method, guys, dapat po ay XRP wallet or Ripple wallet po. Okay? Please verify your withdrawal address. We cannot refund incorrect withdrawal. So, make sure, guys, tama po yung inyong withdrawal address. Okay? Yung XRP address ninyo. So, pag ang XRP, guys, ang wallet ninyo ay dapat po dalawa yung ilalagay ninyo. Withdrawal address at yung tag. Okay? So, ayan. Dalawa po dapat, guys, no? Hindi nyo po dapat makalimutan yan. XRP withdrawal address and deposit tag. So, punta tayo sa ating Binance account. Okay? So, ito po yung pinaka-Binance account ko, guys. Kung wala pa po kayong Binance account, guys, pwede kayong gumawa. Meron po tayong link sa ating description box. And kung gusto nyo gumamitin yung link ko, guys, gamitin nyo na. No? Kung gusto nyo supportahan si Alrock, nasa sa inyo po yan, guys. Hindi ko po kayo pinipilit, guys. Wala pong sapilitan dito. Decision nyo po yan, guys. No? So, ito nga, no? Nandito tayo sa Binance ko. And as you can see, wala po. Hindi nyo po makikita yung balance ko kasi nga po, wala pong balance yan. So, nakakaya naman, no? Pero nga, dadagdagan natin yan ngayon. Okay? So, ang gagawin nyo, guys, pupunta kayo sa Binance ninyo. So, make sure, guys, dapat verify po yung inyong Binance. Okay? Complete the KYC, phone number, email address. So, dapat po completed po yan, guys. No? Pwede naman sa coins.ph, pero ang alam ko, mas maarte po sa coins.ph and mas malaki po yung gas fee doon. And yun nga, no? Break na tayo. Pag mag-deposit ka dito, kung maglalagay ka ng XRP dito or ng every cryptocurrency, so dapat, guys, ang pipindutin nyo ay deposit. Okay? Deposit means maglalagay ka po ng cryptocurrency dito sa Binance account ninyo. Pag withdraw naman, ibig sabihin, maglalabas ka po ng cryptocurrency or ng pera. Okay? So, deposit tayo, guys, kasi nga maglalagay tayo ng XRP. Click po natin yung deposit. And dito, select a coin. So, dapat, guys, ay XRP yung nakalagay dyan. So, click mo po itong down arrow na to. And then, search nyo po si XRP. So, XRP Ripple. Ayan po. Click nyo po yan. And, Matic, guys, select withdrawal network. So, ayan. So, importante to, guys, no, yung network niya. Yung sinasabi ko sa inyo, hindi po dapat BEP2, hindi po dapat BEP20. So, ang pipiliin nyo lang po, guys, ay XRP network. Okay? Network, XRP, and then both address and memo are required. Okay? Please enter both tag and address data which are required to deposit XRP to your Binance account successfully. Sabi ko sa inyo kanina, dalawa po yung kailangan ninyo. Yung address at yung isang tag. Okay? So, click mo po yung okay. And ito na po yung inyong address na ikakopy. Okay? And ito po yung memo or yung tag na tinatawag. So, ang gagawin natin, ikakopy po muna natin yung address by clicking this box na to. Click mo tong copy. Copy na siya. And pupunta tayo sa StormGain. Okay? So, paste nyo po dito. Okay? Ayun na po yung address. So, wag muna kayo magpipindot. Diba? Wala pa tayong tag. So, deposit tag. So, balik po kayo sa Binance para po i-copy yung memo or tag. Ito po yung tinatawag na tag, guys, no? Yung mga number. So, copy mo yan. Copied. Okay? Tapos, i-paste nyo po dito sa deposit tag. So, kompleto na. Pero, syempre, guys, dapat titingnan nyo muna yung address. Baka may nagkulang dyan. Baka may nawala yung letter. Baka nawala yung number. So, i-check nyo po dapat ng sigurado. Okay? Para hindi po kayo magsisi sa huli. Baka magkamali kayo, guys, no? So, nire-remind ko lang kayo. Okay? And pag okay na yan, guys, meron po silang bawas dyan, ha? 0.6 pag nag-withdraw ka, no? So, ayan. Pero ang minimum dito, guys, minimum withdrawal is 170 XRP. So, you can convert naman, guys, dito sa CoinGecko. So, halimbawa, 170. So, ito po yung pinaka-minimum, no? 5,358 pesos. Yung kanilang minimum dito sa XRP. And as you can see, guys, sobra na yun sa atin. And nagkakalaga po yun ng 7,000 pesos almost. Okay, so ang gagawin natin, guys, ay i-click nyo lang po yung withdraw. Okay? Okay na. So, hintayin mo lang mag-loading yan. Okay? And then, may lalabas po dyan. Enter the code. We sent you the activation code is a text message to your phone number. So, guys, dapat meron po kayong KYC dito sa ating StormGain para mas safe po yung funds ninyo. So, titignan natin, guys, sa phone natin yung nireceive natin na code. Okay? So, ayan. 799184. So, ayan. Ayan yung code, guys, no? So, matik yun, guys. Pag tinype mo yung number, magpa-process na po siya. So, usually takes 2
30 seconds or 30 minutes daw siya, no? So your withdrawal has been successfully confirmed. Although most crypto assets withdrawals are processed immediately, withdrawals can take up to several hours. So ang gagawin natin guys ngayon ay maghintay sa ating email, no? Sa email guys, sa email address po natin matatanggap natin kung na-process na po yung ating withdrawal. Okay? So hintayin natin. So yan guys, no, nakarating sa atin yung email ni StormGain sa ating email address. So check natin to. So your withdrawal request has been processed. Ibig sabihin, pinaprocess na po nila yung payment ninyo. Your withdrawal request has been processed. Your funds will be credited to your account via your preferred payment method soon. So check account mo. So kung gusto mong i-check, pwede mo tong i-check account, no? So lalabas to. Okay, click mo yon, tapos lalabas po yung isang website kung baga babalik ka rin po talaga sa StormGain, okay? So yan, loading. And punta tayo ulit sa wallet natin. Okay? So as you can see, nawala na po yung balance natin sa XRP. Kasi nga po, winidraw na natin. So hintay natin dumating sa ating Binance wallet. Okay, so ito nga, no. So, ang bilis lang dumating, guys. Okay? Ang bilis lang dumating. Ayan. Ayan na po yung email ni Binance. And, deposit confirm. Okay? Deposit confirm. You've received 237.93 XRP. At nagkakahalaga po yan, guys. So, i-copy natin to. Punta tayo sa CoinGecko. And, i-paste natin dito, guys. Okay? And, nagkakahalaga po yan, guys, ng 7,513 pesos. So yun po guys yung ating process sa pag-withdraw sa ating StormGain. Sa ibang currency naman guys, ganun din naman po guys, basta ikakopy nyo lang po yung address, no? Kung BTC address, BTC address lang po. Kung BCH address, BCH address lang guys, no? So i-follow nyo lang guys yung pag-withdraw para hindi kayo magkamali. Okay? Check nyo yung address, check nyo yung tag. So lahat po guys dapat chine-check nyo para mas sigurado kayo sa ginagawa ninyo. And I hope guys na nagkaroon kayo ng idea dito, no? And kung hindi mo pa napapanood yung aking first video guys, ay panoorin mo na para mas magkaroon ka ng idea kung paano ginagamit ito si StormGain at paano nga ba ginagawa tong trading na sistema. Okay, mas maganda guys, pag-aralan nyo yung trading. Suggest ko sa inyo, pag-aralan nyo yung trading guys, kasi nga baka ito yung sagot sa problema ninyo, no? So, libre lang ako guys, free user, wala po akong deposit dito. And as you can see guys, itong mga balance ko dito guys is free lang po yan guys, no? Inipon ko lang po yan guys dito. And hindi lang ako lagi nagtitrade dito. Okay, so marami pong tanong dito. So, sasagutin ko na rin dito guys, ha? Sa ating mining, okay, sa miner natin. So, marami nagtatanong guys, no? Sa mga bago, meron silang timer dito, okay? So, may timer dito guys. Ang ibig sabihin po nun guys, nagsabi sa akin, namin nagsabi lang sa akin, pag naubos daw po yun guys, ay babagal po yung mina ninyo. So it means guys, yung ating timer dito na na-receive dito na green, ayun po yung pinaka special bonus ninyo sa pagmimina. So dapat guys, huwag nyong aksayahin guys yung activate 4 hours ninyo para mas madaling makakuha kayo ng 10 USDT dito sa pagmimina para magamit nyo po ito sa pag-trade. Maliwanag guys. So sana po naintindihan nyo yung pinapoint out ko dito. And kung may mga tanong pa kayo guys, pwede po kayo magtanong. And yun nga, no, sa may mga problema po sa account, mga nabablock, mga may concern, may mga errors, mga reports guys, pwede po kayong mag-contact dito sa more, okay? Meron po silang contact, no? Wala pala dito sa baba, no? So meron silang contact dito guys, may Telegram sila, okay? So ayan. So ayan, report on issue guys, no? Check mo lang po itong report on issue para ma-solusyonan po yung inyong mga problema. So yun nga, no, hanggang dito na siguro yung ating pagpapaliwanag dito sa StormGain kung paano mag-withdraw. Sana po naintindihan nyo. And guys, kung nagustuhan nyo, kung naging helpful itong video na to guys, huwag nyo pong kalimutang i-like and huwag nyo pong kalimutang i-subscribe itong channel na to. And syempre, huwag nyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para hindi po kayo mahuli at updated po kayo lagi sa aking mga video. Okay, so hanggang sa muli guys, abangan nyo pa po ang aking mga susunod na video. This is Arak, stay safe,
Stay healthy and God bless to all of you. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning.